Okay, good day. So today we're going to discuss about Rizal's first homecoming. It is 5 years after niyang magpunta ng Europa at may sulat yung Noli Metangere, he then decided na umuwi na sa Pilipinas sa unang pagkakataon after ng 5 years. So after his 5 years stay in Europe, we can say that he still remained at the heart of a true Filipino. He returned to the Philippines in August 1887 and practiced, while in the Philippines, he practiced medicine in his hometown in Calamba. And also, Noli was resented by his enemies. Maraming iba't ibang mix of emotions. Yung masasabi nating naging pagtanggap ng mga tao or yung naging reaction ng mga tao, Filipinos and Spanish alike, doon sa pagkaka-imprenta or doon sa pagkaka-publish ng Noli Metangere. So ano ba yung mga nagtula kay Rizal na umuwi na sa Pilipinas? Although he was warned not to return to the Philippines after the publication of Noli, Rizal still decided to go home and because of the following reasons. First, to operate his mother's eyes. Alam naman natin yan. Na kaya nag-doktor si Rizal, specifically naging isang ophthalmologo, ay para gamutin, para operahan yung ina, yung kanyang mata ng kanyang ina na noong panahon na yun ay nabubulag na nang dahil sa katarata. He also want to serve his people who were long oppressed by the Spaniards. Gusto niya naman paglingkuran yung kanyang mga kababayan, kaya nga diba dun sa noong slide, nagtayo siya ng kanyang clinic sa Calamba sa saglit na panahon lamang ng kanyang pag-i-stay dito sa Pilipinas kasi umalis din siya sa pangalawang pagkakataon. He also want to find out how Noli Metangere affected the Filipinos and the Spaniards here in the Philippines. Ano ba yung nag-iepekto ng Noli Metangere dun sa mga tao? Paano yung naging pagtanggap nila? And he wants also to inquire why Leonor Rivera remained silent. Bakit hindi sumasagot si Leonor doon sa kanyang mga sulat? Bakit hindi nagpapadala ng mga reply letter si Leonor sa kanyang mga sulat? Then, Blumentritt to Rizal, he lived in Madrid and continued to write from there. So, kahit pa nang makauwi na si Rizal sa Pilipinas, hanggang doon din namang bumalik siya ng Europa, masasabi nating tuloy-tuloy pa rin yung naging correspondence nila ni Ferdinand Blumentritt. Then, yung kanya naging biyahe, started again in Marseille. Doon ulit siya kung saan lugar siya ibinaba ng bapor 5 years before. Yun din yung kanyang sinakyang bapor actually. Yung Gemna, yung French steamer na nagdala sa kanya sa Europa is the same steamer na nagdala sa kanya pabalik ng Pilipinas. But if you would remember, from Manila to Singapore, he boarded Salvadora. Then from Singapore to Europe, he boarded Gemna. Sa kabilang banda naman, from Europe to Singapore, he boarded Gemna. Then from Singapore to Manila, then he boarded Haiphong. So yun yung nagdala sa kanya pabalik sa Manila. He played chess doon sa kanyang biyahe. Rizal also serve as an interpreter kasi maraming iba't ibang lahi ang nakasakay sa Gemna. Gemna also crossed Suez Canal again to the Port of Aden. Yun yung kanina naging biyahe niya nung umpisa, yun din yung pabalik. Then from Haiphong yung nagbalik sa kanya sa mismong Manila. Then Rizal found Manila the same as he left it. Sabi niya. So ano yung first homecoming niya? So Rizal welcomed affectionately. Also worried about his safety. But Pasiana did not leave him on his first day of arrival. But Don Francisco did not let him go out alone. Alam na ni Rizal, batin na nila na magiging mapanganib yung pag-uwi, yung pagbalik ni Rizal mula sa Espanya. Sapagkat very aggressive nga, hindi, ano ba yung term? Parang matapang. Sa, yun na lang, sa Filipino, matapang
maanghang yung mga salitang ginamit at talagang ibinunyag niya yung kalagayan talaga ng mga Pilipino sa Pilipinas nung panahon ng mga Kastila. He also established a medical clinic in Calamba. His first patient was his mother, Doña Chodora. He operated his mother's eyes but he could not perform surgery because her eye cataracts were not ripe. Actually, dalawang beses niya yung inoperahan. One in Calamba and the other one, if I'm not mistaken, is in Hong Kong. He was called Dr. Uliman kasi nga galing siya ng galing siya ng Germany. Yun yung naging tawag sa kanya. So he asked payment or yung kanyang medical fees between 900 pesos to 5,000. Pero at times tumatanggap siya ng mga crops lalo na dun sa kanyang mga pasyente na mahihirap. So Rizal opened also a gymnasium and introduced European sports such as fencing and shooting para ma-discourage yung cockfights at saka gambling. Kasi syempre, nung panahon na yun, wala namang internet, wala namang TV, sabong at saka pagsusugal ang talagang pinagkakabalahan ng mga tao. Rizal's one failure is he was unable, during his 6 months stay, he was unable to see or to meet with Leonor Rivera. So he tried to go to Dagupan, but Leonor's parents forbade him to go. Kasi nga, meron na silang son-in-law and yung custom ng marriage arranged by the parents of both bride and groom. Sa madaling salita, nung umuwi si Rizal sa Pilipinas, nung unang-unang pagkakataon, after ng 5 years na stay niya sa Europa, nalaman niya kagad na, hindi naman sa nalaman kagad. Nalaman niya na si Leonor ay kakasal na, engaged na sa ibang lalaki. So, syempre, nasaktan siya kasi nga, akala niya, he was engaged with Leonor Rivera kasi yun talaga ang mahal na mahal niya. Si Leonor Rivera. Pero yun nga, it's a sad love story. Parang sabi nga, kung tutusin, totoo lang, para silang pinagtagpo, ngunit hindi itinadhana. Marami pang ganyang kaparehong ano si Rizal, kaparehong tawag dito, karanasan. Next, on August 8, he returned to Calamba. His family welcomed him affectionately and plentiful of tears. The rejoicing of Rizal's return over, his family became worried for his safety. Yun nga, Pasiano did not left him. Kahit saan siya magpunta, may kasama siyang mga kamag-anak. Kasi nga, natatakot sila para sa kung ano yung magiging kapalaran ni Rizal sa Pilipinas. Kasi nga, alam nila na maraming naapektuhan, maraming nagalit dahil sa No Limit Angere. At dahil ipinagbabawal ang No Limit Angere nung panahon na yun, kumbaga, smuggled yung pagpapasok ng nobela at nagkaroon ng problema with demand and supply. Kaya yung dating 1 peso, imagine na yung halaga ng Noli Mitangere yun, na parang ngayon nasa, kung bibili ka ng isang noli, parang nasa around 300 to 500 pesos yata. Sa ngayon, nasa pera ngayon. Pero noon, 1 peso, from 1 peso, nag-increase agad siya ng 50 times. So, nag-increase siya agad 50 pesos. Yung presyo ng noli kasi nga, napakahirap maghanap. Kasi nga, ini-smuggled lang. At sinisensure talaga ng Spanish government. So, yung mga storm over noli, sabi na yung mga attack, ano yung mga naging tawag dito, ano yung mga naging reaction ng mga tao. Kaya siya storm kasi merong there are some people who defended noli and there are some people who attacked noli. So, his enemies plotted his doom, yung mga kaaway ni Rizal, talagang pinagplanuhan ng pinagplanuhan talaga yung hindi sila papayag na hindi maparusahan si Rizal. While in the Philippines, he also translated the German form of von Wildermuth into Filipino. And he also, Governor General Emilio Terrero, yung Governor General ng panahon na yon, is nag-request kay Rizal na kung pwede ba mag-i siyang audience sa Malacanang. Pinadalaw siya sa Malacanang
And as far as I know, it is the first time na may nag-imbitang Governor General kay Rizal papunta sa Malacañang Palace. Yes, the same Malacañang Palace na existing ngayon. So, sabi daw kasi, Nolly was a contained subversive idea. So, gustong malaman ni Governor Terrero kung talaga bang ganun yung laman ng Nolly Mitanghere. But Rizal denied the charges against him and exposed the truth and did not advocate subversive ideas. Para kay Rizal, walang masama sa pagsasabi ng totoo. Yun lang yung kanyang layunin sa magsabi ng totoo at isiwalat sa mga sa Europa kung ano yung nakaranasan ng mga Pilipino sa ilalim ng pamamahala ng mga Kastila. So meanwhile, Rizal was peacefully living in Calamba, his enemies plotted his doom. A few weeks after his arrival, a storm broke over his novel. So one day, Rizal received a letter from Governor Emilio Terrero, yun nga, he was the Governor General between 1885 to 1888, requesting him to come to Malacañang Palace, but somebody had whispered to the Governor's ear that the Nolly contained subversive ideas. Pero, malalaman natin ano yung naging reaction ni Governor Terrero later on. So, Rizal also visited the Jesuit fathers. Actually, nung nakausap ni Rizal si Governor Terrero, tinanong talaga ni Governor Terrero kung meron ba talaga mga subversive ideas na laman ang Nolly Mitanghere. Rizal answered na wala, but he also asked Governor Terrero kung nabasa niya na ba ang Nolly Mitanghere. And Governor Terrero answered no. So, he asked Rizal if he could have a copy of Nolly Mitanghere para mabasa niya. So, yun nga, when Rizal visited his former professors such as Jose de Paula Sanchez, Jose Beck, and Federico Faura. Yes, Federico Faura was the person behind the naming of Padre Faura in around Malate, Manila. So wala silang kopya. But Father Faura ventured everything in it was the truth, but he added, you may lose your head for it. Alam ng mga Jesuit professors ni Rizal sa Ateneo na totoo ang laman ng Nolly Mitanghere. Pero sabi nga, di ba, anumang katotohanan, masakit. So yun, he added Padre Faura na maaaring mawalan ka ng ulo. Sabi, maaari kang mamatay because of the ideas contains in Nolly Mitanghere. So the Governor General, who was a liberal-minded, si Emilio Terrero, knew that Rizal's life was in jeopardy, nasa panganib daw, because of the friars were so powerful. Alam na alam ni Governor Terrero. Si Governor Terrero ay hindi siya isang bad na Governor General. He's a good Governor General. Actually, nung mabasa niya nga yung Nolly Mitanghere, sabi niya, wala namang masama. Wala siyang masamang nakita. But then, to be fair, he asked the Permanent Committee on Censorship na i-review yung Nolly Mitanghere, and while priors are reviewing Nolly Mitanghere, he assigned a Spanish lieutenant named Jose Tabiel de Andrade na para maging bodyguard ni Jose Rizal. So Don Andrade belonged to a noble family, cultured and knew painting, and could speak English, French, and Spanish. Pakitandaan si Andrade kasi later on magiging mahalagang karakter sa buhay ni Rizal yung kanyang kapatid naman na si Luis Tabiel de Andrade. Later on makikilala natin kung sino si Luis. Konti lang kasi ang tawag dito, ang records kay Jose, mas marami yung records ng engagement ni Rizal with Luis as compared to Jose. Then Governor General Terrero read Nolly and sabi nga, found nothing wrong with it. But because of the powerful, enemies of Rizal such as Monsignor Pedro Payo, a Dominican Archbishop of Manila, and Father Rector Gregorio Echevarria, yung rector ng Ateneo, they saw or they look Nolly Mitanghere as a heretical, impious, and scandalous in the religious order. Diba? Ibig sabihin, hindi siya banal, heretico, parang iskandaloso,
heretiko, ibig sabihin parang nagsasalita ang kalaban ng simbahan laban sa simbahan. And it's anti-patriotic, hindi daw siya pakabansa, hindi daw siya makabayan. Subversive of public order, injurious to the government, nakapanggagalit daw sa pamahalaang Kastila and its function in the Philippine Islands in the political order. Para kasi ang dating sa mga Kastila, inaano na nga namin kayo eh, we are trying our best for you to become, what do you call this, civilized, para magkaroon kayo ng civilization, para magiging kayong maayos na mga tao, pero anong pang kapalit nun, anong ginawa ninyo, gumawa kayo ng gantong nobela na para sa amin, masama ang tingin nyo sa amin. So, Governor General Terrero was dissatisfied with the report of the Dominicans, for he knew that the Dominicans were prejudiced against Rizal. Umpisa pa lang, di ba, ang mga professor niya sa UST ay mga Dominicans. So, he sent the novel to the Permanent Commission on Censorship, which was composed of priests and laymen. So, it was headed by Father Salvador Font, an Agustinian cura of Tondo, who drafted the report and submitted it to the Governor General on December 29. The Permanent Commission, si Father Salvador Font ang head ng Permanent Commission on Censorship. Later on, mababanggit ulit ang pangalan niya. He found out, or the committee found out that the novel contains subversive ideas against the church and Spain. Pero syempre, wala tayong magagawa. Yun ang papanigan talaga kasi nga it is the Permanent Commission or Committee. So the banning of Noli Metangere only served to make it popular. So yun yung recommendation ng commission to ban the reading of Noli. But syempre, Pilipino tayo eh. Anumang pinagkakait sa atin, mas gusto nating gawin, 'di ba? Yun nga. Anumang bawal, mas gustong-gustong gawin ng tao. So everybody wanted to read it. Naano sila, kumbaga parang tawag dito, na curious sila, na iintriga sila kung ano ba yung laman ng Noli Metangere. So despite the government prohibition and vigilance of the cruel Guardia Civil, still many Filipino were able to hold or to get hold of the copies of the Noli Metangere, which they read night behind closed doors. Bawal mo kasi siya talagang ilabas. Kung ngayon nadadala natin ang Noli Metangere from our home to school, to everywhere, noon bawal yan. Kasi malaking kaparusahan kapag nahuli kang meron kang tangan or pagmamayaring kopya ng Noli Metangere. So, sino yung mga attackers? So, first, si Father Font printed his report and distributed copies in order to discredit the controversial novel. So, unang attacker niyan ay si Father Salvador Font, ang head ng Permanent Commission on Censorship. The second one is Father Jose or Fray Jose Rodriguez. So prior to he was the prior of Guadalupe, he published a series of 8 pamphlets under the general heading Questiones de Sumo Interes or Questions of Supreme Interest to Blast Noli Metangere and Other Anti-Spanish Writing. So sumulat si Father Rodriguez ng series of pamphlet na pamagat, may yung 8 pamphlet na yun, may iba't ibang title yun na, but those 8 pamphlets are under a general heading of Questiones de Sumo Interes or Questions of Supreme Interest. So copies of this anti-Rizal pamphlet written by Fray Rodriguez were sold daily in the churches after mass. So syempre kung binibenta siya ng simbahan, wala kang magagawa kung hindi bilhin, di ba? According to sa Questiones de Sumo Interes, meron siyang tatlong punto. Una, si Rizal ay mangmang kasi hindi niya tunay na nababatid yung hindi niya tunay na nababatid yung kalagayan ng mga Filipino sa ilalim ng pamamahala ng mga Kastila. Pangalawa, masama daw ang pagbasa ng Noli Metangere. At pangatlo, dahil nga masama ang pagbasa nito, kung sino mang nahuling magbabasa nito ay mapupunta sa impyerno. Parang ganyan yung parang kaparusahan niya. Siyempre, kung isa kang sarado katoliko, you're a devout Catholic, siyempre matatakot ka. Diba? So, storm over Noli also reached Spain. It was firstly attacked
on the session hall of the Senate of the Spanish Cortes or yung Spanish Congress by various senators such as General Jose de la Jose de Salamanca, General Luis de Pando, and Señor Fernando Vida. So yun, meron silang mga privilege speech. So Vicente Barrantes also wrote yung kanyang attacks against Noli Metangre. He was a Spanish academician in Madrid and formerly occupied high government position in the Philippines. He bitterly criticized Noli Metangre in his articles La España Moderna, which was published in January 1890. Kita mo, Rizal was in the Philippines between 1887 to 1888, but until 1890, dire-diretso yung pag-atake sa Noli Metangre. It was a big issue during that time. So, sino naman yung mga defenders? Kung may attackers, meron din namang nag-defend. So, we have Marcelo H. Del Pilar. Later on, makikita natin isa-isa yung kanilang mga isinulat. We have Dr. Antonio Maria Regidor, Graciano Lopez Haina, Mariano Ponce, Father Sanchez. Rizal's favorite teacher at Ateneo also defended Noli Metangre in public. So, Don Sigismundo Moret, a former minister of the Crown, Dr. Miguel Moraita, Rizal's professor in Universal History. He's a historian and a statement, a professor in Universidad Central de Madrid. Professor Blumentritt, Rizal's friend and scholar, educator, who also read and liked the novel, defended it. We have also Reverend Father Vicente Garcia, a Filipino Catholic priest, a theologian, and of Manila Cathedral. He translated Imitation of Christ by Tomas Kempis into Filipino. He wrote yung tawag dito yung defense ng Noli Metangre against sa sinulat ni Father Rodriguez na Sumo de Questions Questiones Interes Questiones de Sumo Interes under the pen name Justo Desiderio Magalang. So yun yung pen name na ginamit ni Father Garcia in defending Noli Metangre. He's a Filipino priest. So he defended yung novel against Rizal defended yung novel against kay Barrantes in a letter written in Brussels, Belgium in February 1880. He also exposed Barrantes' ignorance in the Philippine affairs and mental dishonesty which is unworthy of academician. Kasi nga hindi pa daw nakakarating naman si Barrantes sa Pilipinas. Paano niya nasasabing nakita niya kung paano tayo pamahalaan ng mga Kastila? Both friends and enemies of Noli found it extremely difficult to secure a copy. Even yung mga sumusuporta sa Noli, nahihirapan silang maghanap ng kopya. Tsaka, going back kay Father, balikan ko lang kay Father Garcia, di ba yung tatlong punto kanina ni tawag dito ni Father Rodriguez. Una, si Rizal daw ay mangmang. Kung si Rizal ay mangmang, si Rizal ay graduate ng mga finest university sa Manila at saka sa Madrid. So, ibig sabihin ba, nabigo yung mga universidad na yon mag-produce ng mga maayos na graduates. Pangalawa, masama daw ang pagbasa ng Noli. So, ibig sabihin, masama yung mga paring nakabasa ng Noli Metangre. At pangatlo, kung sa impyerno mapupunta ang mga nagbabasa ng Noli, sa impyerno din mapupunta ang mga paring nagbasa ng Noli Metangre. So, a friendship between Lieutenant Jose Tavil de Andrade and Rizal blossomed. They enjoyed fencing, shooting, and hunting, and painting. So, Lieutenant Andrade of Rizal, according to Rizal, he was a refined, educated, and gentlemanly. So, yun yung pagtingin niya kay Rizal. So, in Mount Makiling, rumors are Rizal hoisted a German flag on top of the mountain and proclaimed sovereignty over the Philippines. Pero hindi yun totoo. So, what marred Rizal's happy days in Calambawid, Lieutenant Andrade was first the death of Olympia, yung kanyang kapatid dahil sa panganganak, and that is that he was a German spy, agent of Bismarck, a Protestant Mason, a witch, a soul beyond salvation, etc. So yun yung mga binato kay Rizal. So parang sa nangyayari ngayon, kung hindi mo ma-attack yung katotohanan, kung hindi mo mapasinungalingan yung katotohanan,
dahil sa galing ni Rizal, atakihin mo na lang yung kanyang personalidad. So, ad hominem, sabi niya, di ba? Parang nangyayari din ngayon. Yung nararanasan ng mga tao ngayon when it comes to public debate or discussion na ad hominem, naranasan din ni Rizal noon, nung panahon na yon. So, there was also agrarian, Calambas agrarian trouble. So, it was influenced by Governor Terrero dahil sa pagbabasa niya sa Noli. He ordered the investigation of the prior's estates. Yun nga yung pagmamayari nila yung hacienda de Calamba. Results findings of the friar's estate with the tenant's signatures with three officials of the hacienda Calamba. Hacienda de Calamba. Yung buong Calamba city ay dating isang hacienda na pinatatakbo yan ng mga pare or mga praile. So, dahil doon, nagkaroon ng increase na rental. Kaya lumalaki ngayon yung kita ng mga praile na hindi naman na ibibigay sa pamahalaan. So, no contributions from the hacienda owner. So, yung fiesta, laging mataga at malaki ang ibinabayad. Wala namang improvement sa agriculture. So, yung mga tenants are inaagawan ng mga lupa pag hindi sila nakakabayad ng buwis. At lalong tumataas yung interest dun sa mga utang nila na nagiging dahilan para kumpiskahin yung kanilang mga hayop na inaalagaan, mga kagamitan, at mismo yung kanilang mga bahay. So, nag-decide si Rizal. Na-pressure siya. Pin-pressure ng mga praile si Governor Terrero. Pin-pressure din nila si Rizal na umalis ng Maynila. So, the friar asked Governor General Terrero to deport Rizal with no valid charges in court. An anonymous death threat received by Rizal parents advised Rizal to go away. Kasi nga, ayaw niya nang madama yung kanyang yung kanyang pamilya, yung kanyang mga kaibigan doon sa nangyayari sa kanya dahil nga galit ang karamihan ng mga Kastila sa pagkakalimbag ng Noli Metangere. So yung kanyang kaibigan na si Governor Terrero summoned him again in Malacanang and advised him to leave the Philippines for his own good. So Rizal was given a chance to escape. Para din, kumbaga dahil nga mainit yung mainit yung sitwasyon, umalis muna dapat si Rizal. So, yun yung naging parang kailangan gawin. So, reasons that compelled this decision was first, his presence jeopardized the safety and happiness of his family. Ito yung mga reasons kung bakit siya umalis sa pangalawang pagkakataon. And second, he could fight better his enemies and serve his country's cause with great efficacy by writing in foreign countries. Kasi hindi siya makakapagsulat dito. Alam niya yon. So he also before siya umalis, he also wrote Himno al Trabaho or Hymn to Labor. It was a poem it was written in commemoration of his city. So that is the end of this topic. So your task is in the Moodle. So I hope you learned something. So goodbye and God bless. Keep safe. See you on our next video lesson. The next video lesson is his second travel to Europe.